So, ilan na nga ba yung tinakbo ng motor natin, guys? Bali, ito siya, 86,909. Sa loob lang ng 2 taon mahigit. Bali, magti-3 years to sa October ngayong taon. So, yung mga nagawa rito ay napa-FI cleaning natin. Bali, natatandaan ko parang nasa 60,000 ata yung inabot ng tinakbo niya bago natin napa-FI at throttle body cleaning. So, guys, ito nga pala yung gulong na pwede kong ma-recommenda sa inyo. So, ilang buwan ko na rin itong ginagamit. Medyo makapal pa siya. Paano pa yung pinaka-thread niya. So, kahapon guys, sa Marikina tayo. Ang lakas na ulan, grabe. Kaya ngayon, di tayo nakapaglinis ng motor. Tapos, may mga ilan na nagtatanong guys kung ilan na ba ang tinakbo ng motor natin. So, bali, nasa 80,000. Mahigit na yan. Sa loob lang ng 2 years, mahigit. Ito'y masasabi natin na malupit talaga. So, ano nga ba yung mga napalitan natin sa motor natin? So, unahin natin dito sa preno. Siyempre, iyan. Nakailang palit na tayo ng brake pad. Tapos, medyo pudpud na nga itong disc brake natin. Itong gulong, yan, maraming beses na rin. Marami kong vlog sa channel ko na kung ano yung mga pinalitan natin, kung ilang beses na tayo nagpalit ng gulong. So, pagdating sa air filter guys, nakadalawang palit na tayo, pero ngayon yung nilagay natin dito ay washable air filter na. Meron din akong vlog na kung paano maglinis ng washable air filter, yung nakalagay natin dyan. Tapos pagdating dito sa mga panggilid, yung ating clutch shoe at saka bola na palitan na, pati belt. So ilan na nga ba yung tinakbo ng motor natin guys? Bali, ito siya, 86,909. Sa loob lang ng 2 taon mahigit. Bali, magti-3 years to sa October ngayong taon. So, ano ba yung iba pang pinalitan natin bukod sa mga gulong? Nagpalit na rin tayo ng shock. Yung tatak niya ay takasago. At syempre, yung mga preno. As usual, yan yung mga talagang pinapalitan natin. Tapos, may pundi na rin dito sa ano natin. Sa may park light, pinalitan na natin yung 2 na yan. Tapos ano pa yung mga naging experience natin sa mga nakalipas na ilang taon na rin. So yung mga nagawa rito ay napa-FI cleaning natin. Bali natatandaan ko parang nasa 60,000 ata yung inabot ng tinakbo niya bago natin napa-FI tsaka throttle body cleaning. Ano ba yung naramdaman ko kung bakit ko pinalinis yon? Kapag galing ka sa long ride tapos magmi-minor ka bigla, namamatay yung makina. Kumbaga, isa sa mga sign yun na kailangan na talaga ipa-FI cleaning yung ating motor guys. Okay lang naman basta trusted yung mga mechanics na nagagawa sa motor mo. Kumbaga, may mga experience na talaga sila regarding sa FI cleaning. So guys, papasok tayo ngayon ng Ayala Heights. May i-deliver tayo na rito. Na cheque dito sa loob. So araw-araw tayo pumupunta rito guys. Halos kilala na tayo minsan ng mga gwardiya rito eh. Lulupit talaga ng mga bahay rito guys, no? Malaki oh. Isa ito sa mga lugar na kapag naglalalamove ka o kaya nagra-grab. Isa ito sa mga minsan yung talagang hassle. Ang tagal bago magpapasok ng gwardiya rito kapag wala pang confirmation galing sa mga homeowners dito guys. Kaya kung maglalalamove ka, kung ayaw mo pumasok rito, check muna mabuti yung pick-up location mo o kaya yung drop-off. Pero minsan mabilis pumasok. Minsan, matagal, depende kasi sa nasa unahan mo eh kung matagal yung mag-confirm. Kaya diskarte lang talaga dapat. Tapos eto, yung Ayala Heights na to, isa rin sa mga magagandang subdivision dito sa Quezon City guys. Mga big time rin yung mga nakatira rito. So ano nga ba yung pinagbago ng takbo nito after 2 years? So masasabi ko guys, pagdating sa hatakan, depende yan kung makapal pa o
luma na yung inyong clutch lining. So ito kasi, kapapalit ko lang ulit ng clutch lining guys, bali pangalawang beses ko na nagpalit. Mararamdaman mo kapag mahina na humatak yung motor mo. So ipacheck mo na yan guys, unang-una yung clutch lining mo. Isa na rin yan sa mga dahilan kapag nagdra-dragging na yung motor mo guys. Kasi isa sa mga ano yan, isa sa mga mechanical features para umandar ang motor natin ay yung function ng isang clutch lining. Siya yung nag-i-engage sa clutch bell natin para humatak, umandar ang motor natin. Kapag pudpud na yan, kapag manipis na, mararamdaman mo, minsan parang gumaganong-ganon yung motor mo. Gawa nang hindi na lumalapat yung clutch shoe sa clutch bell. Para ano, baga nagdi-disengage siya. Mararamdaman mo yan kapag galing ka sa hinto tapos iarangkada mo. Pero kapag mabilis ka, nawawala. So guys, ito nga pala yung gulong na pwede kong mairekomenda sa inyo. So ilang buwan ko na rin itong ginagamit. Medyo makapal pa siya. Oh. Maano pa yung pinaka ano thread niya. So bali ang tatak nito ay R8. Tapos ang sukat niya ay 130x70x12. Tapos itong nasa unahan natin ay KRX guys. Okay rin naman to, kaya lang madali siyang mapudpud guys. Kaya medyo nararamdaman ko gumigiwang-giwang na siya kapag dadaan ako sa mga hindi pantay na kalsada. So medyo umuulan-ulan na naman guys. Kaya hindi tayo makapaglinis ng motor ngayon. Gawa nang hindi natin maintindihan yung panahon. So kaliwa na tayo rito sa Katimunan. Bali ang way natin ay pupunta tayo ng Loyola Heights. May ihatid rin tayo doon. Ano, nagbabadya-badya yung ano, yung langit. Kapun talaga guys, sobra ang ano, lakas ng ulan dito sa area na to. So tignan nyo guys, oh, 47, 48, 49 to 50 kilometers per hour yung tinatakbo natin. Pero hindi pa natin masyadong tinotrottle. Ganun talaga yung pakaramdam kapag bago pa yung clutch lining mo. Napakasarap gamitin, parang bago talaga. So yung dragging nga pala guys, hindi na natin masasabi na may solusyon pa dyan. Siguro nga, kapag nagpalit ka ng pyesa, ay mawawala pero katagalan ay nanunumbalik. Kasi cancer na ng scooter yan. So nakakuha na tayo ng ID guys. Nandito tayo sa loob ng Loyola. Loyola Heights. Bali itong subdivision na to, mayroon pa yung isang gate doon. Bali dalawang gwardiya dadaanan mo bago ka makarating sa ano, sa pupuntahan mo. Mga phase by phase yan eh. Phase 1, phase 2, parang ganun yung Loyola. Tapos may Varsity Hills din. Ganito rin yung address, kaya lang nahati rin sa mga phase by phase. So mga paps, itong top box natin na to. Kung kailan natin nabili itong motor na to, siguro after 1 month nilagyan agad natin itong 45 liters na sec, tapos itong sec all bracket. Medyo kumukupas na nga siya guys, oh. Tapos ayan, mga accessories, yan lang ang mga nakalagay. Lagayan ng camera, lagayan ng cellphone. Ito, napakalaking bagay talaga nito, yung lagayan ng cellphone na yan guys. Kasi nagagamit natin siya sa ano, sa paglalalamove. Tapos, isa din sa mga importanteng bagay ng Mio Gravis, itong battery guys. As long as na stock pa ang nakakabit sa inyo, huwag kayong mangamba na masisira yung ECU nyo. At saka, dapat talaga i-maintain nyo lagi na nasa 12 volts lagi yung motor nyo, yung battery. Kasi kapag nalobat yung motor mo, minsan dumidiretso yung charging niya sa ECU, kaya nasisira yung ECU guys. So yun lang yung mga bagay na update sa motor natin after 2 years and ilan months nga ba, October, November, December, January, February, March, April, May, bali 2 years and 7 months. So sulit na tong motor na to guys. Pinangaharabas natin sa lalamove tsaka sa grab. So yun lang, alagaan nyo lang mabuti, tapos change oil, gear oil, palit ng brake fluid, palit ng clutch lining,
yung mga standard, yung mga basic, kasi wag mo nang pagsasabay-sabay na lahat yan masira na sabay-sabay kasi ang mahal na mga pyesa, guys. So mga pap, siguro tatapusin ko na muna yung video ko rito. Salamat sa panonood nyo. Bali, subscribe na kayo para updated kayo sa mga motor na katulad nito na medyo grabis. Tsaka kung mahilig ka maglala move, tsaka grab, mapapanood mo tong video na to dito kay Iskoya Moto Vlog. So lagi ako nag-update regarding sa motor natin, guys. Para sa mga tulong na rin sa ating mga kabukol. So hanggang dito na lang, guys. Please don't forget to subscribe, like, and share. So Iskoya Moto Vlog po, ang inyo pong lingkod.